araw muli. Ngayong araw na ito, ating pupuntahan yung hindi umano pinakamalaking puno na akasya na nabubuhay dito sa lugar na ito. So, ang gagawin natin, dahil nasa bundok siya, lalakarin natin. Kung natatanaw nyo guys, yung bundok na yon, yun, yung nasa itaas na yun, aakitin pa natin yun. At dun sa may paglusong, doon natin matatagpon ang di umano ay pinakamalaking puno na akasya. So, tara guys, puntahan na natin. Lalakad lang tayo dahil na bundok ating lalakarin. Hindi natin alam kung gaano yung kalayo. Dahan-dahan lang sa karating natin. So, dito ba dito? Kami itong buhado. Ubat. Dahan lang ang ano, kabahayan. Ayun. May bahay. Edwin, meron daw siyang ano dyan, itong pabo. Ating tingnan. Tadaan tayo dito sa bahay ni Bay. Meron siyang pabo. Yung lalaki tayo, yung kung ano, yung itong malaki. Ayun yung ano, inahin. Dalawa. Ito yung isaw. Ito yung pahalo. Di naman may ilap ng habon yata ito eh. Di naman ang habon. Yung kansa, yung mahabang dig, yun ang kwan ano? Yun ang nangahabon. Guys, narito na tayo ngayon sa pinakamalaking puno na dito matatagpuan sa Barangay Maragondon. So, tingnan natin guys. Tapito natin. Ayan siya. Kailang ito nga ay matagal na itong ano, pinutol ng kapanahon ng ano, yung mga tao dito ay ano, nagkakaingin pa. So ginawa nila, pinutol nila yung ano, pinutol nila itong puno na ito para mapagtamnan ng yung natatayuan. Kasi pagka yung niyog eh tinanim mo tapos nalililiman, hindi kasi nung lalaki yung nyug, kumbaga man tutubo man siya pero maliit, tapos yung mga bunga niya ay sinasabing kaya pang hanggang so napita natin. Ito ay tumumba na, gawa ng nilaban nila unti-unti nung natutuyo yung ano, yung balat niya. Isipin niyo na lang guys kung gaano kalaki itong puno nito. Kung ito ay nabubuhay pa. Kasi nasasabi ng mga taga rito, inaabot na ito ng ano, siguro mga more than ano, 100 years ng ano, naputol ito. Pero tingnan nyo guys hanggang sa ngayon
eh buo pa rin. Eh paano yung kumbaga yung mga ugat-ugat niya? Araw, walang kwenta sa mga tao yung ano eh. Yung troso rito kasi napakadaming ano, napakadaming kahoy dito kumbaga sagana. Sagana sila sa kahoy, walang pakialam kasi siyempre madami pa eh. Hindi katulad ngayon. Pinutol daw nila ito, dati. Pinutol nila, ginawan pa nila endamyo para maputol lang yun. Yung kwan kasi yung puno kasi hindi naman pwedeng isagad sa ugat yung ano, pagputol. At ang pagputol yata nito dati eh, mano-mano pa. Ginambitan ng ano, palakol. Sanga niyang ano, bumagsak. Eto pa siya. Hindi pa kusino na bulok, pero hindi pa lang kasi wala namang magkakaroon ng interest na kuhanin dito dati kasi may mas maraming puno na ano, mas malapit. Eto mas malayo to eh. Actually nga, bago na tinarating itong lugar na to, inaabot pa tayo ng ano, dalawang oras bago na tinarating ito. Ginawa na nilang garden kasi itong ano, mataba yung paligid, yung lupa na nakapaligid dito kasi mga nalalaglag na nabubulok na ano niya balat. Eh kung parang nagsilbing pataba na siya. Alam na. Tinanim mo ano mayari. Guys. Hindi basta-basta bago ito ano. Nasabi ng mga taga rito eh. Kung ito'y nabubuhay pa simula nung maliit pa ito, halos inabot mga siguro mga 500 years na yata na nandito to. Kung ito'y nabubuhay, kaso lang yun na like, comment, and subscribe. Thank you.